Okay, sa pagkakataon na ito, mga ka-farmers, ibabahagi ko sa inyo kung ano yung paraan ko sa pagtatanim ng talong para makatipid sa tubig, lalong-lalo na ngayon na mainit ang panahon. Madalang tayong bisitahin ng ulan. So, ano yung pwedeng gawin para makatipid tayo sa tubig na panglilibdip sa mga talong na to? Makikita nyo, mga ka-farmers, na ito ay yung talong itinanim ko sa hukay, no? So ano yung purpose natin diyan, mga ka-farmers? Okay, para makita nyo, ganito yung purpose natin diyan, mga ka-farmers. Okay? So magkakaroon tayo ngayon ng comparison, ano? Makikita nyo, mga ka-farmers, na dahil nasa hukay siya, yung tubig hindi natatapon, hindi pumupunta kung saan-saan kahit punuin mo yan ng tubig. Ngayon, ito naman na isa na to, hindi siya nakatanim sa hukay. So, titingnan natin kung ano mangyayari sa tubig kapag diniligan natin. Okay, so makikita nyo, mga ka-farmers, na kapag hindi siya nakatanim sa hukay, kung saan-saan pumupunta yung tubig. Kaya hindi siya mababasa ng husto. Pero dito, dahil nakatanim siya sa hukay, kahit punuin natin niya ng tubig, hindi matatapon yung tubig. So masasapatan ngayon yung pangangailangan ng talong sa tubig. At saka hindi lang para maipon dyan yung tubig, yung purpose natin sa hukay na yan, mayroon pa tayong ibang purpose dyan kung bakit itinanim natin ang talong sa hukay. So para malaman ninyo, abangan ninyo, mga ka-farmers, sa sunod na i-upload kong mga video. Okay, so sana may napulot kayong idea sa paraan na ito ng pagtatanim ng talong sa panahon ng tag-init or El Nino. Okay? Salamat sa panonood.